po. Yan. Gagawin natin ngayon ay isang iPhone XR. Gagawin natin siyang iPhone 13. No? Magiging itsura niya iPhone 13. No? So, kapag bumili tayo ng housing na ganito, ang kasama dapat ay yung gasket, no? Sa screen gasket, tapos yung battery adhesive. Then, may kasamang special na sa volume cables, no? Yung sa flex cables, sa flashlight, tsaka sa power button, no? Kasi yung original hindi fit dito. So, pinoprovide po yan ng manufacturer, no? Para dito sa housing na to. Then, syempre yung SIM tray, then yung mga buttons, no? Power button, tsaka volume buttons. Ayan, simulan na natin. Unang-una, siyempre, tabi muna natin to. Tabi natin yung mga yan. Testing. Parang mo siya baklasin, testing muna natin. Lahat. Camera, sound, no? Microphone. Kung technician ka, dapat ginagawa niyo po to. Camera. Diba? Medyo nagahang siya. Okay. Front. Microphone test. 1, 2, 3. Okay. Manner silent mode, nagamanda, volume button, up, down, right. Okay. Yun lang naman. Nagcha-charge. Okay. So, sakto, basag dito eh, no? Kita nyo dyan. Kaya, sakto. Kahit na convert, papalitan na lang. Kahit papalitan, mas maganda daw, convert na rin. Timing ba? Natanggalin mo na yung battery. Battery ay ito. Flex cable ng screen.
earpiece speaker. Siyempre, ito gagamitin natin ulit. Ito yung same screen na gagamitin natin. Tabi muna. I-check muna natin yung SIM tray. Ito muna, dito na tayo para matanggal natin ang maayos ng battery. So ito naka-connect, no? Yun, no? Yung mga screw pala, huwag nyo pong pagsama-samahin. Kumbaga, gagawa kayo na lalagyan nyo or position nyo kung saan sila, no? Para yung haba kasi magkakaiba, yung kapal, no? Importante po yun. Kahit na alam mong pare-parehas, ako ganun yung style ko para ano, sanay ng ganun. Yung orientation ng mga screw, huwag nyong palit-palit. Tapos yung connector ng Taptic engine, ayun, no? No?
Anchor. Madikit yung ano, dapat kailangan preserve mo yung ano, yung mga gasket, no? Mas maganda preserve mo. 100% alcohol para lumambot yung mga tape. Buo pa rin siya. Mamaya pag natuyo yan, magiging maayos yan. Ngayon, try natin tanggalin yung battery. Ito yung minsan nagkakataloy. First attempt, yung proper talaga, ganito, tatanggalin mo yan, natapos hihilain mo. Ayan. Hila. Oh. Puputol talaga eh. Kasi kapag sinungkit mo yung battery, madi-deform yung battery eh. Puputol eh. Tanggal na siguro yun. Ha? Ito yung isa pa. Tapos kabila.
Ingat lang, mahawakan nyo, no? Yung mamadudumihan yung camera at saka yung sa front, ano, face ID. Alcohol po yan. 100% alcohol po yung ginagamit kong liquid. Ano? Ano yun? Putol. Nadali din. Mas linis ng konti. Tingnan natin kung may nakadikit pa. Naputol yung isa, oh. At least hindi na deform yung battery. Dalawa pala yung naputol. Ano yun? Ayan, no? Sidiin lang yan. Yan ang sinasabi ko, yung nade-deform. Ito nyo, kulubot. Ano dyan? Itong front camera. Para lumambot yung mga adhesive tapes. 100% alcohol. Ano ba? Mas madaling din kunin. Kasi baka maputol. Yan ang malimit na nagiging issue ng mga technician. Napuputol yung mga flex cable. Itong charging port.
Sama ko nang tanggalin tong dalawang plastic, no? Try natin. Preserve yung mga gasket. Sa antena to eh. Lipat na natin yung charging port para mabawasan yung kalat. Kasi pag nasa ano na tayo, importante po to, no? To. Yan, yung mga mesh, yung screen. Yan, no? Ililipat din doon. Yan ang importante. Palambot, alcohol. Merong screen, tusok dito. Okay.
support. Naman. Yung gasket nito nandito na, no? Sentro lang yan, meron na mga ano yan eh, mga pin yung butas at dapat pagpasok na okay na.
figures. Secured na rito, di ba? Wala nang kalat doon. Then wireless charging coil. Pwede na ilipat to, no? Yun, no? Para ano, less kalat. Ito yung pinaka tricky dyan eh, itong part na to, medyo hirap. Dahil coil dap bawal magasgas, else mawawala na yung feature na wireless charging charger, ganun. Ng bawal magasgas. Ilagay na natin. Yan po yung gamit ko, no? Sa mga pati sa mga screen, yan. Secured. Ayos. Then, screw.
Salama. Ready. Then next, ito importante ah, yung sa eject, pag-eject ng ano, yung SIM tray, di ba? Ito, kukunin nyo po yun, ayun o. Oh. Kukunin nyo, ilalagay nyo sa kabila. Huwag ka kalimutan yan. Dahil wala yun. Lipat na natin to. Ito yung mga clips na kumakapit sa screen. Lipat na natin. Mabusisi po, no?
Tubok mo natin balik dahil istorbo doon pagtanggal ng button. Ito, clip. Meron din clip yun, ano. Button.
button. Okay. Then yung mga lock, ito rin ang tricky. Walang lock. Yung mahirap ilagay sa lahat-lahat. Bali, yan. Ikot mo siyang ganun, di ba? Bunutin mo lang ganun. Lagay naman ganun lang, pabaliktad. Mas mong ganun. Ayan o. Tapos, ikot mo ganun. Ayan o, clip. Na, lagay na natin. Tanggalin itong plastic. Normal everything. Okay. Thank you.
kailangan accurate lahat. Then para hindi matanggal yung mic. Although nilagyan natin siya ng pandikit, secure natin. Yan kapala natin yung ano. Para pag nilagay natin yung cover, saan yung cover na? Ay, ipupush niya, di ba?
battery na lang. Battery, and we're done. Testing. Camera. Volume, silent mode. All right. Mic test 1, 2, 1, 2. Okay, lagyan na natin yung gasket. Okay po, yan o, dating iPhone XR, ngayon,
iPhone 13. Yung LED pala, yung LED yung mandar ba? Yung mandar LED o. No? Okay. Maraming maraming salamat po sa panonood. And babus!